It's now time para basahin natin ang sulat na ipinadala sa atin sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. Ito na po ang Biyahe ng Buhay ni Shaira May. Good evening po, Ate Lala B. Ayan. Ako si Shaira May from Laguna. Gusto ko sanang magpa-advise sa'yo. Sana, actually po, close kami ng papa ko. Tuwing may pupuntahan ako, lagi niya akong hatid sundo. Kaya lang yung problema po, may time na gusto ko nang umalis sa bahay namin. Kasi pag umiinom at lasing na siya, naninira na po siya ng gamit sa bahay namin at minumura niya ako kapag nasasabihan o nasasagot ko siya. Halos nasistress at nadedepress na ako doon. Di ko alam kung mahal niya ba ako bilang anak. Pakiramdam ko, baliwala ako sa kanya. Sana mabasa mo po ang message ko. Kailangan ko lang po talaga ng advice mo. Maraming salamat and God bless. Well, hi sa iyo, Shaira May. Well, dederecho na ako, love ha, sa problema mo. Dun sa problema ng papa mo sa drinking and sa paninira ng bahay, I just hope you let your mom address that issue. O diba, ayaan mo na yung nanay mo ang makipag-usap sa tatay mo about it. Kasi kahit naman lasing or hindi lasing, kapag sumasagot talaga tayo sa magulang, iba yung nagiging timpla nila sa atin. And nagagalit talaga sila. At kapag tayo yung nasasabihan, tayo yung nasusuweto dahil nagiging disrespectful tayo sa pagsagot natin, my love, that doesn't mean na hindi nila tayo mahal or hindi nila tayo nakikita bilang anak. Sabi mo nga, close kayo ng papa mo, simulat sa pool, hatid sundo ka niya. So I just hope hindi mo dinidelete yung efforts ng papa mo to make you feel loved just because may mga times na he is imperfect. Dahil may mga times na hindi siya yung sabihin na natin yung tatay na gusto mong maging siya. Tandaan natin yung mga magulang natin, human din sila. Tao din po sila. Meron din silang pagkakamali. Not because sila yung nakakatanda, not because sila ang mga magulang natin, hindi na sila excused na sila sa kamalian. Sa mga pagkakamali. No, they are not excused from that. So, everybody has imperfections and that's something that we have to understand. So, meron din mga imperfections yung mga magulang natin. So, kung may mga times na ganyan yung papa mo, naninira ng gamit, naninigaw, nakakapagsalita ng mga hindi magaganda, masasakit, kausapin mo na lang yung mommy mo about it so they can talk about it kapag sober yung papa mo, kapag hindi na nakainom yung papa mo, kapag hindi siya under the influence of alcohol. Now, kapag napagbuhatan na ng kamay, that's a different story. O diba? Pero everything can be augmented. Everything can be fixed with proper communication. If you do have a problem with that, you raise it to the other parent, which is your mother. You have to have this conversation sa nanay mo. I just hope na wag mong i-judge yung tatay mo dahil lang lasinggero siya, itatantamount mo na siya sa walang kwentang ama, sa pabayang ama, itatantamount mo na siya sa, kumbaga, ama na hindi nakakakita ng halaga ng anak. Don't do that to your father. That is quite unfair of you to do so. Okay? So, kahit ano pa sila, kahit meron pa silang mga quirks, meron silang pagkakamali due to the stress of life. Kasi hindi lang din naman ikaw yung nasistress, my love eh. I'm sure yung tatay mo may mga times na nasistress din siya. Hindi lang niya pinapakita sa inyong mga anak niya. And unfortunately, drinking ay yung ang go-to coping mechanism ng tatay mo in order to deal with stress. But again, this conversation is something that you have to have with your mother. And para i-address yung issue ng tatay mo, that's a conversation for your parents. Naintindihan mo ko? So, right now, ang pwede mo na lang gawin, one, intindihin mo na lang yung papa mo. Pag may mga times na alam mong lasing siya, if you can distance yourself from your dad, kung pwede mo ikulong mo muna yung sarili mo sa kwarto, go ahead, ikulong mo. Kung gusto mo ikulong yung sarili mo sa kwarto nila ng mama mo, doon ka sa tabi ng mama mo, doon ka sa tabi ng mama mo. I-distansya mo na lang muna yung sarili mo sa papa mo kapag nakainom siya. And then, kinaumagahan, you talk to your mother about it. Pero huwag ka magkimkim ng kahit anong galit sa papa mo. As long as hindi ka niya sinasaktan, if ever na nakakapag
sabihin na natin nagre-rage yung papa mo, it's not because of you, it's not because of something that you did, it's because of the stress of life na hindi niya ma-handle ng tama. So hayaan mong sila, silang mag-asawa ang mag-deal doon. Ialis mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun. That's the only thing you can do. You focus on your studies. You focus on your future. You focus on being a good daughter to your father and your mother. Yun lang ang hihilingin sa'yo ng mga magulang mo. Naintindihan mo ako, my love? Konting pasensya, kagaya ng pagpapasensya nila sa atin. Kasi pasensya goes both ways, my love. Hindi porket sila yung nakakatanda, sila yung magulang, sila yung laging alam yung tama, sila yung laging nakakagawa ng tama, or sila lang yung laging iintindi. On our end, as children, meron din tayong burden of responsibility to understand our parents. It's not all the time na they are in a good mood, they are in a good place, or everything are being handled by them properly, correctly, and smoothly. May mga times talaga na on edge din sila. And bilang anak, the only way we can help them is to understand, to give them some space. Pagpasensyahan sila kung meron silang pagkakamali. Naintindihan mo ko, my love, it's our time to do the things that our parents are doing for us. Magpasensya. Kung hinahabaan nila yung pasensya nila sa mga pagkakamali natin, sana habaan din natin yung pasensya natin sa mga pagkakamali nila. Klaro? Klaro. Sabi ni Nikki Unabla, Unabia pala, yayain mo siya mag-inom. Para malaman mo kung bakit siya nagkakaganon. Kung nasa tamang edad, i-take note natin kung nasa tamang edad at nagiinom naman siya, why not, o diba? That's a cute bonding. Kasi ako, nagdi-drinks din naman ako with my dad. Nagbabottles din naman kami. It's just that, hindi lang din talaga ako masyadong mainom kapag kasama ko yung mga magulang ko. Sabi naman niya, 44 Bobcath, may kasalanan dyan yung tindahang nagtitinda sa father mo. Kaya ipabarangay mo yung tindahan para hindi na magbenta sa tatay mo. Dapat ganyan eh, no? Dapat yung mga tindera kahit papano merong tawag dito, burden of responsibility din eh. Kapag alam nyo yung lasing na, yung nasa table na yon, wag nyo na pong pagbentahan. Wag nyo na pong labasan ng drinks. Pero wala eh, business is business. Kung saan sila kikita.